Umiinit nga mga idol ang balita patungkol dito kay Zach LaVine at sa team ng Los Angeles Lakers netong mga nakaraang araw at ngayong araw. Pero bago nga yan mga idol ay balita muna tayo para nga sa team ng Golden State Warriors. Dahil interesado nga daw sila dito kay Alex Caruso. At sabi nga ng balitang ito na si James Wiseman nga daw ang maaari na ipalit dito nga kay Alex Caruso. Dahil ang Chicago Bulls nga daw ngayon ay naghahanap na nga daw ng kabalit ni Nikola Vucevic. Well, ilang linggo na rin na nalilink ito ngang si AC mga idol sa team ng Golden State Warriors dahil nga sa kanyang pinoprovide na perimeter defense na ngayon ay hinahanap pa rin ng Golden State Warriors since na umalis nga si GP2 sa kanilang team na wala na nga sila mga idol ng talaga namang disruptor pagdating sa perimeter. Kaya naman ngayon ay balita nga dito na naghahanap nga daw itong Golden State Warriors ng kapalit and si Alex Caruso ang nasa kanilang radar. Pero I don't think na ipapalit nila si James Wiseman dito kay AC mga idol. Alam natin na napakalupit na ito ni AC, ni Caruso pagdating sa defense. Pero I think napakaganda pa rin naman ang potential ni Wiseman para lang ipalit dito kay Alex Caruso. Pero let's see nga mga idol kung ano ang mangyayari sa mga trade rumors na ito. Sa mga chismis na mga reporter sa atin na aking ang isinishare sa inyo. At isa pa mga idol, rumor ngayon patungkol nga dito kay Zach LaVine na hindi lang ngayon nag-umpisa nung nakarang araw pa. Balita nga kasi ng mga ESPN reporter na si Zach Lowe pati na rin si Bobby Marks ng Chicago Bulls nga daw ay tatanggapin si Russell Westbrook ang 2027 at 2029 first round pick ng Lakers kapalit ni Zach LaVine. Well, I think alam nyo naman naman nung nakarang buwan pa nga mga idol ay medyo nag-i-struggle na itong si LaVine at pati na rin ng Chicago Bulls pagdating sa pagre-repair ng kanilang relationship. At parang as the weeks goes by mga idol ay nag-worsen nga ito at natatalo pa sila and for sure hindi yun nakakatulong. Kaya naman ngayon parang ang team ng Bulls at ang kanilang organisasyon ay napanghihinaan ng loob na si LaVine ang magdadala sa kanila sa promised land sa isang championship. Kaya nga ngayon ay parang open na rin sila sa pagtitrade dito nga sa young star na ito. At balita pa ngayong araw mga idol nang galing muli dito sa isang ESPN reporter ng tao nga daw sa Los Angeles Lakers ay nakikita si Zach LaVine bilang potential trade target. And again mga idol, nasabi ko na rin sa inyo to na ang Lakers ay napakatagal ng may interest dito nga kay LaVine. Bago pa siya mag-sign na kanyang 5-year 200 million plus na kontrata ay gusto na ng Lakers si LaVine. At ngayon nga mga idol, after this latest news patungkol kay LaVine at sa Chicago Bulls ay parang nabubuhayan na naman ang team ng Los Angeles Lakers na kunin nga si LaVine mula sa Bulls. Pero personally mga idol, sa tingin ko lang naman, I think mas better off ang Lakers na kumuha nga ng mga role players kesa another star player nga na naman na napakalaki ng salary tapos yung mga role players nila ay hindi naman ganun kagalingan na panay minimum salary na. I think it's better para nga sa team ng Los Angeles Lakers kay Rob Pelinka na kumuha nga ng mga solid mga all-star na role players kagaya nila mang nila Bogdanovic, nila Buddy Hield, nila Miles Turner, nila Gary Trent Jr., nila Fred Van Fleet na kanilang pinag-iinteresan na. I think that's the better option para nga sa team ng Los Angeles Lakers mga idol dahil multiple players ang makukuha nga nila kapalit ng kanilang mga first round picks. Hindi lamang isang star player na hindi pa naman sigurado kung fit dito nga kay LeBron James at kay Anthony Davis. Ano sa tingin niyo mga idol? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.